Ano sa problema? Uy, kalayo. Huh? Uy, kalayo. Honda 125. Walang kuryente. Katapod na halay mo. Palagyan na kuya. So wala siyang kuryente. So ngayong hindi ako, gumamit ako ng bagong battery para matres natin kung mayroon ba talaga siyang kuryente. So yan, tunay kong pinadyakan, wala talaga siyang kuryente. Nag-check na rin ako ng mga wirings. So ganun pa rin, wala damage yung mga wirings. Ito yung ginamit ko yung bagong battery na pag-testing natin. Yung positive, ginamit ko sa positive terminal ng battery. So ayan siya, mi-spark. Ayan, mi-spark siya. Ibig sabihin may grounded. Mi-spark ng malakas. Then, mi-start siya. Kahit na hindi mo pinisil yung kanyang button, starter button, pusa na lang siya nag-start. So tinanggal ko yung mga wirings dito sa kanyang head, meron bang grounded, saka dito sa kanyang gear connector, kung meron ba siyang grounded. So nihang ko ito, doon sa head nihang ko rin. So palagay ko ito talaga yung salarin. Kasi pag kinabit ko yung positive terminal sa battery, pusa na lang siya nag-start. Nag-start itong motor na to. Pero wala siyang kuryente na lumalabas sa spark plug. Sa kanyang ignition coil, wala siyang kuryente pag ito ay nakakabit. Pero pag ito ay nakahang, lumalabas yung kuryente. So, ibig sabihin, ito yung salarin. Pag binalik natin siya pagkabit, hindi lumalabas yung kuryente. So try natin padyakan na nakahang itong connector na to papuntang starter motor. So ayan, kinabit ko ulit yun sa positive. Yan, hindi na siya nag-spark. So ibig sabihin, wala nang grounded. Kasi hindi na nag-spark yung ikinabit natin yung positive ng battery na bago. So hindi na siya nag-spark. So ito yung nakahang. Ngayon, tingnan natin itong kanyang tensioner dito sa puntang spark plug. Tingnan natin na yan. Pinadyakan ko siya. Malakas naman yung kuryente. Ayan, makalakas. Ibig sabihin, naanda na to. Kasi malakas naman yung kuryente na nakahang yung ground or yung positive ng starter motor. So ito, nihang natin at nagkaroon na siya ng kuryente. Ibig sabihin, grounded talaga to. Ayan, tinay ko siyang kabit. Ayan, nag-spark siya. So grounded talaga. Nakita natin na ito yung dahilan kung bakit hindi siya umaandar. Kasi pag kinabit natin to,
nawawala yung kuryente. Pero pag lihan natin, nagkakaroon siya ng kuryente. So walang ibang sira ito, hindi ito lang nagka-grounded siya. So ito yung salarin na kung bakit hindi siya umaandar at hindi nawalabas yung kuryente dito sa kanyang spark plug. Luho na luho. Matabang na. Nabulkit na lang yun. So ayan, ikinabit ko na itong kanyang swako. I-finalize na natin to. Sigurado na aandar na to. Kasi nakita na natin yung kanyang problema. Grounded lang pala doon. So may positive ng starter. So ayan, umandar na siya. Umandar na siya. So yun. Ito, lagyan na lang natin ito ng tip. Lagyan na natin ng tip ito. Bali, kickstart na lang ito. Kasi grounded pa ito. Pag nilagay, binilik natin, grounded. So, bali, lagyan na natin ng tip ito. Para wala na tayong problema. Naka-shorty ba ito? Lang ginamitan ko siya ng aking battery. Nakita ko kung saan mo talaga ang yung problema sa aking battery. So ngayon malaman natin ang ito ko ng battery. Ito ngayon ay maayos na. So problem solved. So ito, itip na lang natin to. Bale, wala na siyang push button. Ano lang siya, pag pinaandar, i-kick na lang. Kickstarter na lang yung gagamitin natin. Kasi pag nag-ayos pa tayo nito, magkamatagalan pa. So, hindi na ipinaayos ng may-ari yung push button para umistart siya. So, okay na raw yung kick. Basta, ang importante, andara lang siya. So ayan, umandar na siya, good na siya. So, pa-subscribe na lang, like. Maraming salamat mga lords.